Hi Gemini, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong September 2023. Pero bago po yan, bago tayo magpunta sa reading mo, meron akong tip para sa inyo dito. So kung gusto nyo po na magaan yung pasok ng kaperahan sa inyo, sa bahay ninyo, prosperity, luck, and abundance, punta po kayo sa labas ng bahay ninyo on September 1. Tapat kayo sa front door ninyo, buksan ninyo, at mag-blow po kayo ng cinnamon powder. Ilagay nyo siya sa left hand po ninyo and i-blow ninyo papasok sa bahay ninyo. September 1, 6 a.m. to 8 a.m. nyo po ito gagawin. Isang beses lang po. September 1. Pwede nyo rin po yung gawin monthly every first day of the month. So, ayan po. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Saan nyo nga ba mabibili yung cinnamon powder? Sa palengke po mayroon at sa supermarket meron din po. Mura lang po yan. Kasi may mga nakasashay naman. Tingnan natin. Okay. Current energy mo, Gemini, habang nanonood ng video na ito. Pwede nyo rin pong panoorin yung inyong moon, rising, and Venus sign. Para mas kumpleto yung mensahe sa inyo ngayong araw. Okay, Ace of Pentacles. Ayan. Madaming opportunities para sa'yo, Gemini. And also, you know, you can give something. You can give more. Ayan po. So, some of you are very generous ngayon. Ayan. Very generous yung iba sa inyo. It's either you're generous dahil naranasan mo ng mawalan, Gemini, or you are very generous because marami kang pwedeng ibigay ngayon. Ito po ay hindi lang regarding sa pera, regarding din sa time mo. Tignan po natin, ano ba yung mga expectations mo or ano ba yung mga gusto mong mangyari this month? Travel, more on travel yung nakikita ko dito. Meron din dito expansion of business kung may businesses po kayo. So, yan yung nakikita ko. More on, parang you are looking forward talaga for something better ngayong month na to. So, di ba? Yun naman talaga yung lagi nating nululook forward each month. Pero ito, more on travel. Ayan, makalabas sa comfort zone mo, makapunta, makalanghap ng sariwang hangin. Ayan po. Gusto nyo talaga is makaalis. Yun yung nakikita ko. Yun yung expectations ninyo. Marami sa inyo. Ayan, more on travels talaga. So, more travels together with your loved ones, with your special someone. Ayan. O yung iba naman po sa inyo, pwede na. Gusto nyong makita yung family ninyo. Baka meron dito, Gemini, matagal nyo nang hindi nakikita yung family. Parang matagal na kayong hindi nakakapag-vacation. Tignan natin. Okay, so ano ba yung energy for this month para sa'yo? Energy for this month, we have 3 of Swords. So mag-ingat lang kayo dito kasi pwedeng may mga heartbreaks, may mga disappointments kayo. And syempre, yun nga, totoo naman na hindi naman laging maganda yung mga nangyayari or mangyayari sa atin araw-araw. So you should be prepared here, Gemini. Ayan. At also, nakikita ko din kasi may mga pagdadalawang isip. Okay, so pwedeng mararamdaman mo yun or mararanasan mo yun. May mga decisions ka na pwedeng pinagdududahan mo. Ayan, so kung ganyan po, sundin ninyo yung intuition ninyo. Tignan natin pagdating naman po spirit guide. Okay, sa mga negatives. Oh, hindi muna pala, punta muna tayo sa mga pwede mong ma-accomplish. 5 of Cups, maka-move forward. Sa work, ang dami mong ma-accomplish dito. Yung mga parang gem na yan nakikita ko kasi dito is may mga, sabihin natin, may mga regrets ka regarding sa mga opportunities na dumating sa life mo. So, ayan po, pwede na this time, kapag may dumating talaga, may mag-offer sa'yo, tatanggapin mo na talaga siya. Kasi alam mo, mag-i-expand talaga yung knowledge mo, mag-i-expand yung career mo, mag-i-expand yung horizon ba pagdating sa'yo dito ngayong buwan. Ayan o, may mga ano ka dito, may mga kailangan mong re-evaluate ba yung life mo. Ayan, kung gusto mong may ma-accomplish dito, tanongin mo yung sarili mo, Gemini. Ano ba talaga yung gusto mo pagdating sa life mo? Sabi ko nga sa inyo, for some of you, meron kayo ditong mga pagdadalawang isip. So ayan, para ma-accomplish nyo yung isang bagay, some of you, madami dito pagdating po ito sa iyong trabaho. So, meron dito, di ba, gusto nyo mag-vacation. So, tatapat ba or magiging maayos ba talaga? Magagawa nyo ba yung trabaho ninyo? So, yan. Ano ba yung mga need ninyong tapusin? So, re-evaluate mo yung life mo.
Are you happy sa path na dinadaanan mo ngayon? We have the moon. More on completion talaga yung pinapakita sa iyo dito. More on about po sa work mo to. Ayan. Kung ano man yung mga regrets mo, ano man yung mga hindi mo nagawa pagdating sa trabaho before or last month, ayan po. Sinasabi sa iyo dito ng universe, i-review mo, tapusin mo. And you will feel accomplished. At alisin mo yung mga pagdadalawang isip mo dito. Tingnan naman natin ano ba yung mga negatives na pwedeng mangyari sa'yo. Sabihin po natin ito. Tingnan natin, kuhanin natin yung energy para po maiwasan nyo, Gemini. We have 8 of pentacles. So marami dito, sobra po kayong magfo-focus sa trabaho. So alam mo yung parang hindi na balance ba yung nangyayari sa life ninyo. Diba? Nafe-feel nyo na parang wala na kayong social life. Parang papasok ka ng madilim pa, uwi ka ng madilim na. So parang wala nang nangyayari, wala na ba masyadong ganap sa life ninyo? Yung iba sa inyo, kailangan nyo talaga tong gawin at kailangan nyo tong taanan. Lalo na if you want na something better is gusto ninyong mangyari sa life ninyo. Diba ganun talaga yun, darating kayo sa phase na parang walang nakakaintindi sa inyo, kayo lang mag-isa yung kumikilos dito. So, sa ngayon siguro, yung iba sa inyo, nakikita nyo parang negative yun na, parang hindi na balance yung life ko. Okay, ayan. So may mga pagtatalo din dito regarding din to sa trabaho. For some of you, ayan, and also regarding investments. May naiinip dito. So wag po kayong mainip kasi lahat naman ng mga magagandang bagay ay talagang madalas ay nangyayari ito ng matagal or may process na pinagdaraanan. Kasi mas ma-appreciate nyo po talaga yan, Gemini. Yan yung mga negatives dito na pwedeng mangyari. Kailangan lang dito alamin nyo kung ano ba yung root ng problema ninyo. Diba? Bakit ba may nag-aaway dito pagdating sa trabaho? Ano ba yung pinag-aawayan? Diba? Saan ba nagsimula? Kanino ba nagsimula yung away na yan? Tignan po natin ano naman yung mga blessings, mga positive things na pwedeng mangyari sa'yo. Spirit guide, ano naman po yung mga positive things na pwedeng mangyari kay Gemini? Ano naman po yung mga positive things na pwedeng mangyari kay Gemini? Spirit guide, tignan po natin. Okay, positive blessings. We have falling. Okay, so pwedeng may ma-in love sa'yo dito. Some of you po ay ready na kayong mag-take ng risk ngayong month na to. Chase. Okay, so falling and chase. Okay, meron dito aamin ng totoong nararamdaman. Meron po dito is mas magiging open sa'yo. Kung dati, ikaw yung, sabihin natin, you are very open with this relationship, ikaw yung tipong tao na sobrang nag-e-effort, ngayon makikita mo, mag-e-effort yung taong may gusto sa'yo. At maaring itong taong to ay mahal mo rin, Gemini. So, may pagbibigayan dito. We have celebrity. Ayan po, mukhang madaming magkaka-interest sa'yo ngayong month na to. Diba, ayan po, oh, kung kayo ay nagre-reels, kung kayo ay, diba, uso yun ngayon. So, ayan po, oh, pwedeng may mag-viral kayo dito na videos. At pwedeng malaki yung kitain ninyo dito. Ayun din, oh, tignan mo. Kaya yung mga walang bilib sa'yo dito, Gemini, mabibilib sila kasi nakikita nila, aba, yung pinaghihirapan ni Gemini, yung pagre-reels niya, kumikita na siya. Oh, it's either madaming maingit sa'yo or madaming mai-inspire sa'yo. We have family. So, ayan po, explore your sacred root system. So, pwede po na meron kayo ditong makilala na family members. Parang ano ba, matagal kayong hindi nagkausap, ganyan. Pwede rin may pagbabati na mangyayari dito. Pwede rin na makapunta kayo dun sa hometown ng parents ninyo for the first time. Di ba may pag-travel ako nakikita dyan, we have dog. So, pwedeng ito kung mas magiging healthy yung dog ninyo. Pwede rin may magregalo sa inyo ng alaga or mga anak yung pet ninyo. Ayan po. Ayan o. Diba, gift. Sabi ko nga sa inyo, baka may magregalo sa inyo. Ayan. Some of you naman po, ito. Meron dito, pwedeng magkakaroon. Mga nganak, meron din dito, pwedeng mabubuntis. Or baka makabuntis yung iba sa inyo, Gemini. Ayan. Some of you naman, pwedeng ito po ay planado. Yan. Oo, planado to. Pwede rin kung meron na po kayo talagang anak tapos may alaga kayong aso, sobrang close nila. Alam mo yung parang sila yung magkaibigan, sila yung mag-best friend. Tingnan po natin pagdating naman sa health mo. Spirit guide, pagdating sa health, we have 2 of 1. So may pinaplano kayo dito pagdating sa inyong health. Yung iba po sa inyo, pwedeng need pang mag-travel para dito sa inyong
kalusugan, or pwedeng malayo kayo sa center, malayo kayo sa hospital dyan sa inyo. Kaya parang every time na magpapacheck up kayo, every time na meron kayong kailangan sa doktor, is talagang nagta-travel pa kayo. Some of you, malayo talaga yung tina-travel nyo. Kaya meron din dito parang, you know, parang nagdadalawang isip, parang, ano ba, parang tinatamad yan na magpa-check up. Tapos meron naman dito pwedeng nagpa-plano po kayo. Yun nga, kasi baka meron dito regular talaga is kailangan magpa-check up kayo. So pwedeng may therapy, merong treatment kayo na ginagawa. So parang mangungupahan yung iba sa inyo. Medyo may gastos po dito actually. May gastos talaga. We have Ace of Pentacles. Pero nakikita ko naman pwedeng maraming tumulong sa inyo dito, Gemini. Ayan, madaming ang tutulong sa inyo dito. May isa ding fire signs dito na pwedeng tumulong po sa inyo. Tignan natin, or pwedeng mag-ayos ng mga papers kung yung iba po sa inyo ay medyo malaki talaga yung gastos ninyo sa hospital bills, ganyan. So, tingnan natin, spirit guide, pagdating sa family, relatives, we have death card. So, 'di ba, meron nga kayo ditong bagong makaka-connect na family members. Pwede po na meron dito 25 years, 35 years, wala kayong contact sa family ninyo. But this month, pwedeng ito na yung parang pinaka-lucky day ninyo, lucky month po ninyo. Kasi po pwede na meron nga kayong makakonect, may mag-reach out sa inyo, or kayo yung mag-reach out sa isang family members, tapos magre-reply na. Yan, basta may pag-uusap dito akong nakikita. Tignan po natin, pwedeng sa lola mo to, sa side ng lola mo or sa side ng lolo mo. Friends, we have Ace of Cups. Ayan po, so pwedeng meron din dito na mga friends mo na talagang ready tumulong sa'yo. More on yun yung nakikita ko dito. And meron kang friend na emotional ngayong month na to. Ayan. Oo, may friend na emotional ngayong month. Siguro, papayuhan mo siya, or pwedeng, ayan, kasi tignan mo, parang nag-o-offeran kayo ng something dito. Siguro ganun kayo ka-close. Nararamdaman nyo yung parang pag may problema yung isa, pag may problema ka, nagre-reach out sa itong kaibigan mo. Pero for some of you, kahit wala naman po kayong problema, ayan, tuloy-tuloy, pwedeng tuloy-tuloy yung usapan ninyo ng kaibigan mo na ito, or mga kaibigan mo. So, mas mararamdaman mo pa yung love nila ngayong month. Sa mga work, sa work mo naman po, we have Page of Wands. Ayan, so you are very focused talaga pagdating sa trabaho. Sa mga co-workers mo, we have the Hanged Man. So, yung mga co-workers mo dito, marami sa mga katrabaho mo talaga, Gemini, ay hindi na masaya sa trabaho. So, meron dito pwedeng nagpaplano ng lumipat ng work, ganyan. So, yung iba sa inyo, medyo nandun yung side na nakikita ko na natutuwa kayo. Kasi pwedeng yung mga nagbabalak na lumipat na to is yung mga toxic dyan sa trabaho mo. Kaya yung iba sa inyo, meron kayong parang natutuwa, diba, nasisilip na may tuwa sa inyong mga puso. Kapag yan, pag nag-uusap sila regarding sa kung aalis ba sila sa trabaho or magre-resign na ba sila. Tignan po natin, pagdating sa business, we have Five of Swords. Medyo mag-ingat lang po kayo dito pagdating sa inyong negosyo. Kung meron, tignan mo, five, tapos we have three. So, kung may doubts talaga kayo dun sa mga transactions ninyo, ngayong month na ito, Gemini, wag nyo na pong ituloy, wag nyo nang i-pursue. Kasi po, pwedeng ginaguide na kayo ng intuition ninyo na, uy, Gemini, wag mo nang ituloy yung transaction na to. Kasi pwedeng maloko po kayo dito. Pwedeng madami kayong mga bogus buyer, mga joy reserver na mga maka-encounter ngayong month na to. Pagdating sa business ninyo. So, kailangan po maging ano kayo dito. Ayan, ipaglaban nyo talaga kung ano ba yung sa tingin ninyo ay tama pagdating dito sa inyong negosyo. Ayan. Nakita mo. Kailangan maging maingat kayo dito. So, tignan po natin. Spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin pagdating po kay Gemini? Pagdating sa finances, we have Seven of Cups. Pwedeng maraming investments na gagawin yung iba sa inyo, or meron kayo ditong goals na ma-unlock talaga ngayong month, kasi we have Seven of Cups. Pero sinasabi nga sa inyo ni Universe, it's kailangan ninyo hindi lang mag-wish ng mag-wish, hindi lang mag-manifest ng mag-manifest, kailangan nyo daw pong kumilos. So parang hindi nyo okay lang mag-daydreaming, ba? Diba? Pero kailangan kumilos daw po kayo. Ayan yung pinaka-advice sa inyo pagdating sa inyong finances. Kung meron kayong gustong mabili dito, meron kayong gustong investments, kailangan paghirapan nyo po. Yan. Para sa mga single naman, we have Nine of Pentacles. So, marami pong single dito. Ang focus ay finances. Ang focus is yung well-being ba ninyo. Yan. Yan yung focus ninyo. Pwedeng yung love life, parang ano na lang yan eh. Parang bonus na lang kung may darating ngayong month na to. Kasi po, karamihan sa inyo, Gemini, nakakapag-provide kayo para sa sarili ninyo. Ayan. Kaya parang
yun, hindi nyo masyadong need ng love. Love talaga, no? Ng love life ba? Parang ayaw nyo ba ng sakit sa ulo? Even yung mga byudo at byuda natin dito, pwedeng hindi pa kayo talaga prepared. Ayan, hindi pa kayo nakaka-move forward totally. Kaya parang umiiwas kayo dito. Kahit nasabi natin maraming attracted sa inyo, maraming nagkakagusto sa inyo, kayo po yung umiiwas. Para naman sa mga in a relationship, maganda po at tuloy-tuloy yung mga magandang usapan po ninyo dito ng person mo, ng karelasyon mo. So, pagpatuloy nyo po yan, ayan, kasi maganda to, communication po yan. At saka more travels together kayo ang nakikita ko dito. So, baka may mga pinaplano kayo dito. Some of you, pwedeng pagpaplano pa lang to, pag-uusap pa lang, and then by next month, or kung kailan kayo may pera, saka nyo itutuloy. Para naman sa mga live-in partner, we have the Fool. Okay, so feeling mo, ayan, hindi kasi neseryoso ng ano mo, ka-live-in mo. Three of Cups, mukhang meron ditong ano, third party na nangyayari. Di ko alam kung kayo ba yung third party, kayo ba yung nilagay sa third party, or ano ba, basta may third party energy po kasi dito. Pwedeng nafe-feel ninyo talaga, Gemini, na nagloloko itong ka-live-in ninyo. Meron kayong nahahalata sa kanya. Ayan, pero kailangan nyo po kasi is concrete evidence. Pagdating naman sa mga married, we have the Hermit. So, focus ninyo dito ay family talaga. Ayan po, maraming Gemini na married dito. Ang focus ninyo is family. Hindi lang kayo nagpamilya dahil gusto nyo lang meron kayong pamilya hanggang pagtanda ninyo. Kayo po ay nagpamilya, okay? At mas aayusin ninyo yung pamilya ninyo ngayong month na to. Ayan po, mas mag-spend time kayo ng time with your family, with your loved ones. Ayan, masayang pamilya yung ini-aim ng karamihan sa inyo dito. Tignan po natin pagdating naman sa angel message. Spirit guide, ano po ang angel message natin for Gemini? Angel message. Okay, we have prosperity. Mula po ito kay Archangel Ariel. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. O, diba yun yung sinasabi kanina? Kapag may gusto kayo, wag lang dasal ng dasal. Okay, samahan ng dasal, pero samahan din po ng sipag. Kasi ipoprovide po talaga ni universe, ipoprovide ni God yung inyong mga pangangailangan. Pero syempre, kailangan nyo ding tulungan yung inyong sarili. Ayan po. At ito naman po yung inyong wishing candle. So, black para ma-send natin sa sender. Kung meron mang nag-send sa inyo ng negativity, palipad hangin, may nag-send man sa inyo ng kulam, ng ano pa, evil eye, nag-hex sa inyo, ibabalik na po natin. At red naman for love, ayan, para sa frequency of love. At green naman po for prosperity. Ayan, for money. Ayan, at sindihan na po natin ito. Unahin natin yung black para sa mawala ba yung blockages. Ayan po, mag-wish na po kayo. 3 wishes, 3 times nyo pong ulitin. Maraming salamat po, Gemini, and i-seal na po natin ang wishes mo.